Hindi naman siya dealer. Customer lang siya. So kung ano yung sinabi ni Aling Hiza sa kanya, yun lang ang pangahawakan niya. Ngayon, mas maganda may kasulatan kasi kung nang ganito may nangyaring kaguluhan, pag pumunta kayo sa husgado, yun yung ihaharap nyo. Pag hindi nyo maiharap yun, hindi maniwala ang husgado, wala po kayo makukuha. Isa pang katanungan, attorney, tama ba na kapag ka ikaw, kunyari ganun, sa sitwasyon ni Cheche, umorder siya ng produkto, pag nagbayad ba siya, dapat may notebook siya kung saan niya sinusulat at pinapapirmahan niya kay Hazel na nakabayad na siya ng ganitong halaga? Dapat po, dapat. Kasi kahit nasabihin natin na kilala natin yan, kaibigan natin, kapatid natin, pagka nagkaroon ng gulo, wala kayong pinanghahawakan. Wala mahahabol. Kung sino nagsabi na nagbayad siya, wala siya pinanghahawakan na resibo na nagbigay siya ng pera, matatalo siya. Maraming pong salamat, Attorney Ong Pe. Ayan, ha, mga sausawero at sausawera. Dapat talaga mahalaga na sinusulat natin, Hans, na kapag tayo may utang, kung nagbayad tayo ng paunti-unti, dapat sinusulat at meron talagang nakalagay doon kung sino ang tumanggap ng bayad. Oo, tama, Chang. Dapat talaga sa lahat ng ating pinapasok, lalo't lalo na pag involved ang pera, may record. Kailangan. Mm-hmm. Kaya, tignan natin ang boto muna ng ating mga sausawero at sausawera. Oo, sa unang nga pagkakataon. Okay, mga sausawero at sausawera, sa puti, umorder siya. Hindi niya nabayaran ng tamang, sa tamang oras na penalty, pero hindi niya alam ang penalty. Sa pula, siya yung nagpapautang na medyo dumilim na ang paningin kasi natatagalan nga ang pagbabayad. Kanino kayo mas nakikisimpadya? Kaninong panig ang inyong naiintindihan? Pula ba o puti? Boto na, go, go, go! Siyang aming medyo nag-uumapaw ang simpatya para dun sa nagpautang na naniningil. Kahit pa sabihing nagdilim lang paningin niya, mukhang naiintindihan ng mga sausawero at sausawera kung bakit. Kanina po, narinig natin, sinabi ni Ate Hazel na kapag ka naniningil ka kay Cheche ay maayos naman. Maganda ang pakikitungo mo pag ikaw ay naniningil. Tama ba ako? Hindi ka, kumbaga, galit at para bang... Hindi po. Minsan nga po, pumapasok pa ako sa bahay nila. Sabi ko, Che, bayaran mo na ako. Sabi niya, oh, sige, bumalik ka, ganito. Siya, Ami, paano po siya hindi galit? Yung huling bayad ko sa kanya na 50 pesos, itinapunta po niya po sa labas. Kung sumama mo, loob ko, pera ko yun eh. Tinapunta po niya po sa labas. Hangga face to face, isang dating customer ni Ate Hazel ay nagre-reklamo din po dahil daw sa labis at abusado niyang paraan ng paniningil. Narito po, si Jovelyn Bancolita. Pasok! Jovelyn, pakikwento sa amin, paano ba maningil sa'yo si Ate Hazel? Malupit po siyang maningil. Paano malupit? Kasi ako po, nag-autang po ako sa kanya una, 79 pesos po. Tapos, unang linggo po, nagbigay po ako sa kanya ng 40 pesos. Di may balance po akong 39 pesos. Sabi ko sa kanya, Sel, sa linggo ko na lang ibigay yung 39 pesos. Diretso ang tanong, Jovelyn, gaano katotoo na siningil ka ni Hazel ng alas 5 ng umaga? Totoo po, siningil po niya ako ng alas 5 ng madali. At maghahatid po siya sa anak niya sa eskwela, ha? Hindi na ayan po niya ako. Alas 5, Ate Hazel? Ganto po yung ma'am. Nakako kasi siya sa akin bukas ng umaga. Pero hindi niya ako binayaran ng ma'am. Kinagabihan niya na ako binayaran. Bakit na lang ang alas 5 ng umaga? Face to face, ang pasabog po ni Ate Jovelyn susunod na sa pagbalik ng face to face. So, kung kayo malis. Eche, sandali lang. Bakit ikaw ba ang matapag? Ano? Hindi ko maintindihan eh. Wala kang bigas, wala kang pagkain, pero meron kang pambili ng installment ng perfume. Kayo po'y nagbabalik at nalaman na natin kanina po ang mga pasabog ni Jovelyn na alas 5 nga ng umaga. Bakit nga ba alas 5 siya dumating noon?
Sabi ko po sa kanya, Sel, sa Linggo na lang kita babayaran ng 39. De, yung anak po niya, 8 o'clock ng umaga ng Linggo, pinapunta niya. Sabi ko pong ganun, sabi mo sa mama mo, mamaya na lang kasi nagtinda pa yung asawa ko, di pa dumating. Hindi ko po alam kung bumalik lang. Magkano ba ang utang mo sa kanya, Ate Jovenine? 39 pesos po yun. 39 na lang, okay. Hindi ko po alam kung bumalik siya ng hapon kasi umalis ako. De, hindi siya pumunta ng gabi. Hindi ko rin po alam kung bumalik siya. De, pagkalmandi po ng umaga, maghahatid siya sa anak ng estudyante, nandun na po siya. Eh, nasa CR po ako. Paglabas ko po ng CR, nakaganon po siya agad sa akin. So, nung nakita mo siya, anong sinabi mo, Ate Jovelyn? Sabi ko po sa kanya, Sel, grabe ka naman, paliwanagin mo muna, madilim pa. Kasi magpapaligo pa lang ako sa anak ko eh. Alas 6 pasok ng anak. Kasing nangangako. Kasing nangangako bukas na bukas. Ay, nangako na. Hey, Sel. Tantanong, alas 5 nga ba ng umaga, nandun ka na? Hindi, ganito po yun, ma'am. Booking na kasi siya. Di, booking na siya. Kinaumagahan papasok po yung mga anak namin. Kasi anong oras po ang pumapasok ang mga anak nyo? Bago po ang mag-alas 6 yan, mga 5.45, 6, ganun po. Di sabi niya ganun. So malayo ang 5.30 nga naman sa 5.45. Wala po, wala ho yung 5, wala ho yung 5. Malayo ang 5 sa 5.45. Kasi medyo maliwanag na ho yun eh. Sabi kong ganun sa kanya, kasi ako naman. Pero madilim pa rin yun, Hazel. Hindi po mamaliwanag na ho sa amin yun, ma'am. Wala lang po. Bali ho yung pag-ano ko sa kanya. Panlambing lang yung minasama ka lang. Ah, so sandali. Ha? So nandun ka bago mo ihatid ang mga bata o naihatid mo na? Hindi ho. Gusto, magkakasabay ho yung mga bata pumasok. Bali ho yung sabi ko lang sa kanya, ginanyang ko lang siya. Kung may pambigay na siya, ayun pala, minasama niya pala yung pag-ano ko sa kanya. Siyempre, nasama talaga loob ko. Ganun madaling po. Araw pala. So nagmamagandang loob po kayo at gumanong kayo. Matapatid ang isa rin pong ahente na nagpakilala kay Cheche, kay Hazel para naman daw magkaroon ito ng customer. Mga kasama na po natin. Tawagin natin si Mary Grace Reyes. Pasok! Mary Grace, upo ka. Ikaw ang nagpakilala kay Hazel, kay Cheche, ganun ba? Hindi po, magkakilala na po sila kasi sa isang bahay lang po sila nakatira. Bali yung bahay na tinitira nila sa ano po tsuhoy ng asawa ko. Bakit sinabunutan ni Hazel si Cheche? Sandali, sandali. Sinabay ko na kayo. Kaya kita pinatawag. Sabi ko, ganito, pag ikaw sana nang umutang sa tao, marunong ka makikipag. Hindi, ganito yun. Sandali lang. Ano po kaya mo? Paano tayo magkakaliwanagan, Mary Grace? So, totoo talaga ang sinasabi ni Hazel na ang naghamon at ang galit pa ay si Cheche. Siya po talaga. Napagod na po siyang kakasingil eh. Yung kumbaga nairama na po siya. Pero kung totoo siya, sa mahalagang 50 pesos, pwede hindi niya papatungan. Pero napwisit na siya, kaya niya pinatulungan. Pero, bakit ah, so, na po manit? Sandali, sandali. So, hindi pa nung kumpanya na may 15 pesos na penalty. Meron po talaga. Meron. Kasi po, ang sa amin lang po. Saan ito? Yun? Sa pagitan ng ahente at ng kumpanya o ng customer? Sa dealer talaga. Sa kumpanya, papunta sa amin. Sa dealer. 25% po. Paano po pag nag-due date na po kami, 10% po agad ang mawawala sa amin. Kasi yun ang ipapatong. 15% na lang. Magkano na lang po matitira doon sa amin? Tapos 5 pesos na po kada